Sa inyo kami kumukuha ng lakas. Alam niyo po ba na kayong mga defenders nagtatanggol po sa amin? Kayo po, doon kami kumukuha ng lakas sa inyo para ipagpatuloy po namin ang pagtulong po sa ating kababayan. Tulad po ni Red Novino. Ayan. Thank you so much, no? Kay Red Novino, marami siyang mga pagtulong po. Pagsuporta po sa ating channel. Hello po mga Team Kalingap. Huwag niyo mong kalimutang subscribe. Kuya Red Novino. Part po siya ng Team Kalingap. Suportan po natin. Hello po. Good morning. Kuya Red. Red Novino po. Okay, subscribe po natin. Nandito po sila sa bahay ngayon. Thank you po. Okay. Po mga kabente, yan, pa-subscribe po ng channel ni Red Novino. Subscribe po. Marami po sa... Isang mapagpalang umaga, mga tropa. Araw ngayon ng Linggo, July 18, tayo ay mag-feeding program ulit sa Taytay, kay Father Nurse. Magbibigay ulit tayo ng kasiyahan sa mga bata. Papakain tayo ng Jollibee, spaghetti. At magdadala tayo ng gamot ni Tatay Lando, yung bulag na nakita natin dun sa community ni Father Nurse. Suportahan natin ang gamot. At stay tuned lang mga katropa at papakita natin kung anong kagana pa mamaya. Ano pangalan mo, ate? Ashley. Ashley? Nagtinda ka nga ng gulang ngayon? Hindi, bakit? Kailan ka magtitinda? Wala kayong puhunan? Magkano yung binibigay na puhunan? Magkano yung puhunan nyo? Yung talong 20. Hindi. Yung lahat. Magkano yung puhunan na kailangan nyo? Magkano yung puhunan na kailangan nyo? Tanungin mo, ha? Tapos sabihin mo sa akin. Seven? Gandang bata nito. Tapos sabihin mo sa akin kung magkano yung puhunan, ha? Ha? Ako si Kuya Red, ha? Sabihin mo, Kuya Red. Tanong mamaya, ha? Mga vloggers na mga kapatid, kay Ma'am Lorne at of course kay Sir Red. Palakpakan natin sila. Wala, ayaw. Alright, ngayong linggo na ito ay patuloy natin yung ating gawaing charity ng ating mga grupo ng mga vloggers. Una sa lahat ay isa-isa na ba? Makinig mo na, Ken. Makinig. Okay. Ang mukha ay nasa akin. Sa puntong ito, wala kayong choice kundi tumingin sa akin. Papilitan talaga kayo. Okay. Una, palapakan natin lagi sila at pasalamatan natin ang Diyos dahil sa kanilang mabutihan. Si Ma'am Lorne o Ate Lorne at saka si Sir Red. Palapakan natin sila. Yung malakas! Okay. Sunod natin palapakan ay yung mga kapatid at kasamahan nila na mga charity vloggers. Hello everyone! Hello everyone sa mga nanonood live sa channel ni Sir Red at sa kanilang Lorne ngayon. Mga kapwa, Kristiyano, kahit hindi Kristiyano, as long as you have a good heart and very generous and kind heart, especially for those who need. Hello and a blessed Sunday to all of you. And that, thank you so much. Sa mga kapatid nating mga vloggers na nagpadala ng kanilang tulong upang magbigay ng image ni San Lorenzo Ruiz de Manila, thank you so much. Palakpakan natin sila. O mga sakristan, palakpak. And
this Sunday, this first mass ng Sunday ay lahat ng mga intensyon nila at ng mga vloggers ay amin ni Alay. Thank you so much. And that, ano pa ba? Ay ngayon, may nag-birthday dito. Timing ang tagpagdating nyo talaga. Sadyang pinadala kayo upang paghandaan ang kaarawan ng ating maliit na si Sacristan Mayor. Mayor, halika dito, Mayor. Si Arnel Alarcon. Sa kanyang 8th birthday. Palakpakan natin. Kantahan natin siya. Arnel, okay. Tayo ang lahat. Ayan, Arnel, handa mo yan. May pa-jollibee ka ngayon. Okay, may pa-jollibee si Ate Lorne at saka si Sir Red sa iyong birthday at nang i-share sa lahat ng nito dito. Ang ganda naman ang timing talaga. Kagaya ang mga birthday nyo, i-move na sa Sunday. Para. I-move nyo na agad. Para mag-isahan na lang. Okay, happy birthday, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Okay, bago tayo kakain, may sasabihin ako sa kanila. Okay. Una sa lahat ng mga nanonood at nag-follow, subscribers ni Ma'am Lorne at Sir Red, kayong mga nagbibigay ng tulong, financial or material, or tulong panalangin, maraming salamat sa inyong lahat. Taos-puso ko bilang rektor sa mission na ito, ito yung aming abang simbahan. Ganyan. Na? But then, nabubuhay ang simbahan ito dahil sa charity. And everybody ay nabubuhay sa awa ng Diyos. May sasabihin ako sa inyo, alam niyo mga kapatid na nanonood ngayon, tandaan natin, ang Ebanghelyo ngayon is all about Good Shepherd. Ang karakter ng Good Shepherd, una ay maawain at mahabagin. So thank you so much sa inyong habag at awa. Kayo ang imbuhay na ng anino ng awa at habag ng Diyos. So praise God. Yung mga nanonood, palakpak kayo. Kasi hindi niyo magagawa yan when there is no divine force, divine inspiration by God sa inyong mga puso. Okay. Kung walang divine inspiration, hindi niyo magagawang gumawa ng charity drives na mga ginagawa ninyo. A good shepherd is driven by his mercy and compassion. Ang mga fake shepherds are irresponsible people. They don't have mercy, they don't care. Since you care, meaning you share the goodness of shepherding of our divine master, Jesus Christ. See, sa Ebanghelyo, ipahinga na nga lang ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Dahil sumunod sa kanyang mga tao, kinalimutan niya ang kanyang comfort zone, kundi ang pinili niya, pagsilbihan siya, kahit wala na siyang oras ng pahinga. That is how a good shepherd must and should be. Yung bang, kayong mga vloggers, mga live, mga nagla-live talaga, to share your blessing, kung tutuusin naman talaga, pwede naman tayong iipon pa sa sarili natin yan eh. So we have our own comfort, we have our dream houses, vacations, whatsoever. You can have it, but then you choose to share your blessing. That is a sign that Jesus is in your heart. Compare sa mga taong naglidiran, may mga profession, may mga position, but they exist without mercy and compassion, especially for those who are in need. So, thanks be to God to that. Nagiging buhay kayo na presensya ng Diyos na pina-experience o pinaranas niya sa mga tao. Continue and keep it up. Keep it up, mga kapatid. And then, yung inyong charity ninyo ay
ang aking i-advise unang-una, although I am planning actually to have my own YouTube, but then because we are a society, apostolic society of clergy, we are a missionary group, so I have to ask permission first for my superior. Para hindi ako malabahan. Kasi sabunan ako, tulungan niyo akong mabandawan. So everything should be permitted by my superior. So lahat naman tayo may superior. Kailangan natin. Minsan, ay talaga natin kailangan kuhanan ng permiso. So, wala pa ngayon siyang go signal, although, positively, that's 99.9%. Pag sinabing go na, so I have to plan my own first contact to share with you. Okay, naintindihan nyo ha? Yes, sir. Okay. And then, pangalawa, a good shepherd, kahit siraan, si Kristo, pinagplanuhan ng masama, paano patayin, paano siraan, paano i-plot, paano i-frame up, paano i-set up ang kanyang mga kalaban. Because, naindit sila, because people are following Jesus because of His mercy and compassion. Now, you share the suffering of Jesus Christ. Dahil sa inyong pag-share, marami kayong bashers. Yan ang katotohanan para sa ating nagsisikap na magiging mabuting tao, mabuting pastor. When we share, when we do good things, people or envious people, yung mga inggitin, ay talagang sirain. So in the first reading and in the gospel, the good shepherd gathers, but the faith shepherd scatters. Yan ang karakter. Kung kayo ay nagkakaisa dahil sa kindness, dahil sa generosity, then that is a sign that what you are doing is in accordance with the will of God, because you gather people, you gather themselves to help each other, just to gather what the people need. O ambag-ambag tayo, o may $10 ako, o may 1 peso ako. So it doesn't matter at all. The most important is that the very character of a good shepherd is in you. Nasa inyo. Pero yun nga, ang built-in, siraan ka. Pero huwag kayong mag-alala, bago tayo magdamdam ng paninira dahil gumawa tayo mabuti, si Kristo muna ang kanilang siniraan. Kaya yung suffering natin ng paninira, pore, mga basbas, matagal na yung uso yan. Paano pa ni Kristo? Kasi Kristo hindi ligtas dyan. So we have to live with the wisdom of God. And we have to understand that our sufferings, ang pagdurusa natin, ay like, oras na maramdaman natin ang tindi ng pandurusa, let us go back to the crucified Jesus. Di sabihin natin, Lord, patawarin mo ako, nagreklamo ako. Bakit? Ikaw nga din nagreklamo na naunang nasaktan at dinurog nila kaysa sa akin. You continue to do good because you inspired people. Example, bigyan ko kayo ha. Bigyan ko kayo ng example of how effective the generosity and kindness, mercy and compassion, kung i-share natin. These children, ito, lagi ninyong binibigyan pagkain. So ang community then, may mga images kayo, may mga tinatawag natin, mga electric fan, computers. Ha? Hindi nyo ba alam na habang lumalaki sila, natututunan nilang magiging kayo? That is how effective yung kasabihan natin ngayon sa internet. How to be you po. In how to be you, learn how to be compassionate and merciful. That is what exactly you are doing. God bless you guys. I'm very happy po. Kasi maraming mga vloggers, minsan, di naman sa ano, no? Minsan ang content para bang SPG na, ang mga joke para bang nakakapang-bully na ng tao. Nakaka-degrade, may mga joke na para bang tinatawag natin na discriminate, may joke na ano, but your content is the content of those like you, charity vloggers are par excellence among the contents. So mayroong mga kaalaman, mayroong mga, it's very good. May mga jokes, but then, more than that, is to be compassionate and merciful.
So that is what exactly you have. You are in the right track, and you have always a good choice when you continue doing that. Amen. Amen. So happy, blessed Sunday sa lahat. Ang aking panalangin is that you are always under the protection of Jesus Christ. Na tayo ay niligtas, nilinis sa kanyang most precious blood. So let us pray for the vloggers together with Sir Red, Sir Lorne, Ma'am Lorne, and the rest of the community. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Almighty Father, the most loving one, we glorify and we give you thanks because of your kindness and generosity to us, because you are so merciful and compassionate to us. You have your overflowing kind of love for us. Thank you so much for in our daily lives you challenge us how to live a good Christian life, and that by our cooperation with your will, we struggle to become like you despite of our imperfection. Thank you for sending us the charity vloggers, a kind-hearted people. They are the living presence of Jesus, a good shepherd, driven by his mercy and compassion and overflowing love to us. He shares his divinity, although we are not worthy. We ask you then, Father, to bless Ma'am Lorne and Sir Red and the rest of their companions, charity vloggers, those who contributed a lot for us and for the people whom they are serving at this present, to bless them and their family. Give them always the peace of mind and peace of heart. Let them grow in your wisdom and knowledge so that they can understand your will and they can see you every minute of their life. Give them the good health so they can stand, continue serving. Make them your hands to reach people. Make them your feet to walk, to go through the very situation of the people. Make them your mind, so that their mind is focused on what you are doing despite the pressures and maligns against them. Strengthen their family. Protect them by your power and by your loving arms. Send for them your holy angels to cover them so that they cannot be seen by the eyes of your enemy. Freedom from all dangers and strengthen their faith. Let them live always with hope and love, and let them grow in faith. We ask you, Father, to bless also their family members. Gather them. I am praying for you, for them all as one community. Make them holy like you. Let the virus of love spread, the virus of compassion and mercy spread quickly so that the world will become stronger and we can heal as one people of yours. This we ask in the name of Jesus Christ, your Son, our Savior, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May God, our Almighty God, our compassionate and merciful one, bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapahinda.
Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Pasantos, Matubang at Iena, Kalingap Rag, Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Ato, Kalingap Edo, Kalingap Berta, Super Makat Andoy, Kalingap Abdul, Kalingap Habong, Kalingap Jose. Ang pagtulong ninyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang ating kaing pinapangarap. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo.